Tingnan natin dito, baka may mga bagong anak na rabbit. Silalim mga kaprobinsyo, parang may laman dyan, oh. Pakaraming hukay dito. May nilagay kami dito, mga buntis po yung dalawa, tapos yung isa dito. Ay anak, ito yung ginawa namin na hinalo lang namin yung mga anak nila. Hindi ubra, tatlo lang yung nakasurvive. Pero at least may nakasurvive kesa inayaan namin sila sa lupa. Wala makasurvive sa kanila pag inayaan namin sila sa lupa. Ang sistema po dito sa aming pag-alaga ng rabbit mga kaprobinsya, pagkatapos namin nang bigyan ng mga feeds kasi may nag-comment na bakit palaging feeds daw lang yung pinapakain natin sa ating mga rabbit. Pagkatapos namin nang magbigay sa kanila ng feeds, binigyan natin sila ng mga damo. Minsan appear. Sa mga nakaraang video po natin, binigyan po natin sila ng carrots, yung mga maliliit, tapos yung dahon ng carrots. At ngayon magkuha tayo ng mga damo para sa kanila. Sa mga kaprobinsya na sa banga para nagnisting siya. I-check po natin yung ating mga ibon dito mga kaprobinsya kasi kahapon may namatay po sa ating kakatin. Delikado, baka masundan. Okay lang naman yung mga ibon natin dito. Tapos napakaparaman nila. Malalaman natin pag may sakit kasi matamlay yung ibon, parang manok din ba. Sa lagitan natin sa kanila, sana wala lang sumunod. Kasi sa lahat ng ating ibon dito, yung kakatil po yung medyo mataas yung presyo. Yung pinakamura po sa kanila, isang piraso 1,000. Kaya nasayangan tayo kahapon, namatayan tayo ng isang kakatil. Pero sana wala lang sumunod mga kaprobinsya. Yung mga African lover natin, may mga maliliit naman na inakit sa loob. Wala pang balahibo. Pero yung winner dito sa dami, yung ating parakits.
tapos na po kami sa paggawa ng signage mga kaprobinsya. Pero hindi pa natin alam kung ano ang resulta. Hindi pa namin na harvest. Saka natin ang harvestin yan pag wala na tayong mga makuha na napia dito sa ating area. Yan po. Kailan pa namin yung dalawang trapal. Tapos nilagyan ng gulong sa itaas. Yan po. Sana mag-success yung ginawa natin na silage. May nabasa po tayo na comment na yung nakita niya, nagawa sila ng silage plastic yung ginamit. Pero yun po ang nakita niya mga kaprobinsya. Kasi marami naman tayo pong nakita na yung nilagyan ng silage, yung bunker katulad dito, yung siminto. Pag plastic yung gamitin natin para lagyan ng silage, mga ilang kilo lang yung makasya sa isang plastic. Nasa mga 80 kilo siguro yung pinakamabigat. Tapos mga ilang gamit lang yan, hindi yan lifetime. Pag siminto yung lagyan natin ng silage katulad nito, matibay yan, kahit ilang taon pa yan, tumagal. Hindi katulad pag plastic na pag nabusog yung plastic, wala na. Hindi na natin mapakinabangan, matapon na natin. Pag ganito karami mga kaprobinsya, tapos plastic lang, hindi ko alam kung ilang plastic yung kailangan natin para marami tayong silage. Kasi yung plastic na yan, yung plastic bag, hindi yan mura, mahal yan. Kasi kailangan tayo ng plastic na makapal na hindi siya madaling mabutas pag ikumpak natin. Tapos pag plastic, okay lang yan sa mga ilang heads na baka. O isang baka lang, pwede yan. Pero katulad dito sa atin na marami tayong baka, sa tingin ko pa nga, kulang pa nga itong silage na ito pag tuduhan natin sa pagpakain sa ating mga alaga. At hindi po madali yung paggawa ng silage mga kaprobinsya. Kailangan natin na ikumpak ng maayos. Ako nga, hindi ako sigurado dito kung maayos ba yung pagkakumpak. Pero sa tingin namin, nilalim pang maayos yung pagkakumpak kasi nag-crack yung siminto namin. Kinabahan nga tayo nung una, akala natin mabiyak yung bunker na ginawa natin. Kasi nag-crack dahil sa pagkakumpak pa. Pero sana, kainin natin mga alaga yung silage na ginawa natin. Bilib ko sa ating dalawang baka dito mga kaprobinsya, si Bitas at si Kungkong. Napakaganda ng mga katawan nila. Si Bitas, tingnan niyo po. Mas malaki pa siya kay Bas Kungkong. At matangkad pa. Ito si Kungkong, napakabait niya. Pugi, oh. Ito yung ugok, oh. Sakay lang, oh. Oh, nalian pa, oh. Pwede ito sakyan mga kaprobinsya, Kungkong. Nalian, oh. Sa mga napapansin po namin dito mga kaprobinsya, pag nasa loob ng kulungan yung mga baka natin, tumaba sila ng husto. Pero ang problema lang, yung balat nila dito, parang nangingitim ba? Ito, oh. Yan. Pero pag nasa labas sila, hindi sila tumaba ng husto kasi minsan tumatakbo, minsan naglalaro sila sa lupa. Parang wala silang ganang kumain pag nasa labas. Lalo na pag tagulan, malamig. Lalo na ngayon, oh, napakalamig yung hangin. Tapos minsan maambun pa. Kami nga dito, parang gininaw kami dahil sa sobrang lamig.
Pumunta dito kahapon yung ating mga kumpare, yung nag-alaga sa ating mga kalabaw doon at saka baka, yung nag-alaga kay Kuribot. Sabi po nila, yung mga baka ngayon doon sa bundok, pumayat. Dahil wala pong ganang kumain, dahil sobrang lamig. Bitas ah. At suntok. Wala yung galing bitas. Pero ganyan lang siya pag andito sa loob. Pero nasa labas, bumait siya. Pero ito po yung idol ko, yung ugali niya. Pero yung idol ko ng katawan, yung katawan ni Bitas, yung katawan na magandang klase ba? Matangkad, maganda yung forma. Kasi yung klase niya, parang pansya, Indo-Brahman ba? Indo-Brahman, mga malaki yung tainga. Yun po ang mga klaseng baka na makikita natin sa kuan. Padre Garcia sa Batangas, mga Indo-Brahman. Yun po yung panahon dito sa amin ngayon, oh. Makulimlim, tapos maambon at malakas yung hangin. Kaya balak po natin sa sunod na araw na punta tayo ng Iriwan para i-harvest yung mga napier doon, para itanim natin doon sa may bakante yung pinalinisan natin. Sa mga nakarang araw po, sabi ni Brod, napakalakas daw yung ulan dito nung wala tayo, nung dumalo tayo sa kasal sa kapatid ni Jojo. So maganda na magtanim ngayon ng napier. Bala ko po mga kaprovinsya na bibili ng power spray dito para mapaliguan natin yung ating mga baka, para matanggal yung mga dumi ba na dumikit sa kanilang katawan. Kasi mahina lang yung tubig namin, hindi masyadong malakas. Kasi pag masanay sila na paliguan araw-araw, saban po ni maging matintab yung mga balahibon nila. Pero sa ngayon na tiglamig, mukhang hindi siya bagay na paliguan yung mga baka. Spooky, oh. Isugin kita doon ako. Siya ka. So, igo ka na ako. Sumay ron. Oh. Igal sa pugay sa disturbo. Kaya ka. Relax na, God. Sige, sumay ka pulsaw niya. Bakas yung hangin. Sa mga bagong tanim, bag may tanim. Mukulo gini mga baka dahil sa lamig, lalo na pag andun tayo sa bundok. Bali-bali yung hangin, no? Minsan amihan, minsan habagat. Yun po maganda mga kaprobinsya pag mag-harvest na tayo ng sides natin kahit may ulan. Hindi na tayo mahirapan sa pagpapakain sa ating mga alaga. Dito lang tayo magkuha. Basta mag-success yung ginawa natin na silage. Hindi tayo alam kung kainin ba ito ating mga baka kasi hindi pa sila sanay. Tapos pag kainin nila, hindi tayo alam kung mga ilang buwan to natin makonsumo yung mga silage natin. Kasi maliit lang to. Kasi yung baka po mga kaprobinsya, sabi po nila, kumakain yan ng mga 20 to 24 kilos araw-araw. So, pag may 10 tayong baka, araw-araw, ang kailangan tayo ng 240 kilos. Sa loob ng isang buwan, medyo marami-rami po yung kailangan natin na mga pagkain. Yung mga tilapia natin dito mga kaprobinsya, oh, harbisin natin to sa sunod na araw. Namimiss ko nang kumain ng kinilaw. Tapos palitan natin yung tilapia na galing doon. Yan. Bawasan natin yung mga tilapia doon kasi napakarami yung tilapia doon, no. Nagsisikan sila. Overcrowded sila. Hindi sila lumaki ng husto. Dito kahit mga maliliit pa, pero harvestin natin. Tapos tanggalin yung mga husto dito. So, ipakuha natin 'yan. Ipakain sa ating mga alagang pato. Puntahan po natin yung ating inupahan na area mga kaprovinsya, yung tinaniman natin na napier. Kasi sabi ni Brod, may area daw na napakaraming damo. Ang gagawin daw, pwede pasulan ng mga kalabaw or baka, tapos isprihan yung mga damo, tsaka ipararo para mamatay lahat yung damo ba. Hindi daw maganda yung lupa doon.
si Kara oh. Andon binastol. Yung palo natin kalabaw andon. Lumakas yung ulan, no? Sa tuwing pumunta ako dito, maaalala ko agad si Max. Kasi dati po, yung kabayo natin, dito natin palagi pinapastol. Si Maximo. Pero ngayon nawala na siya. Yung mga kalabaw lang natin dito yung ipasol minsan. Pag tumubo yung mga damo. Lakas yung hangin, no? Yung mga hanapir, hindi sila nakatubo ng husto. Napakaganda pasulan ng kalabaw mga kaprobinsya oh. Pangit po yung lupa dito. Yan. At yung damo, grabe. Napakalaki po yung gastos natin pag ipatanggal natin yan mano-mano. So ang gagawin natin dito, arbisin muna lahat yung mga napier tsaka pasulan ng kalabaw, pagkatapos sprayhan. Pag gustuhin po natin na magtanim ng napier, ipaararo natin. Sabi ni Pare Agaw, kaya lang daw ni Jinto basta may malakas na ulat, basta malambot yung lupa ba, hindi makasurvive yung mga napier sa ganyang klaseng damo. Dati po, ginastusan natin to. Tinatanggal natin yung damo. Tinabunlayan ba? Pero hanggang ngayon, oh, tumubo pa rin yung mga damo. Hindi katulad doon sa kabilang area na ni kahit isang bisis hindi tayo nagtanggal ng damo doon. Pero nakasurvive pa rin yung mga napier. Tinalo yung damo sa napier na tinanim natin. Hindi katulad dito na tinalo yung napier sa damo. Dahil po pangit yung lupa. Dito po oh, yung nilagay natin na rin mga kaprobinsya. Naliw po yung mga kasamahan natin dito. Pati kami dito. Minsan magpapawis kami dito. Exercise ba? At minsan nga maraming mga bata dito na dumayo. Makipaglaro sa ating mga kasamahang bata. Pero ang problema lang, na bulabog sila sa mga nakarang araw po yung mga kasamahan natin dito. Kasi habang naglalaro sila ng basketball, yung mga cellphone sa ating mga kasama dito, ano lang sa gilid nilagay oh, dyan. Minsan andun sa may karusa, tinatong yung mga cellphone nila. Kahit saan saan na nilagay kasi kupyansa lang sila. At hindi lang na namalayan na may pumunta dito na medyo lasing, nakainom na ba? Sabi po nila, dito daw umupo. Yan. At yung cellphone ni Jumbo, dyan din nilagay. Katapos na maglaro, kasi gabi na, wala na yung cellphone ni Jumbo. So, wala silang ibang suspect, yung lasing na pumunta dito. Siya lang ang pumunta dito at dito pa daw humiga oh, sa gilid ng cellphone. Parang may intention siya ba sa cellphone na nilagay ni Jumbo. Kaya, nawala na. Nawala yung cellphone ni Jumbo. At hindi naman nila nakita kung sino yung kumuha. So, mahirap mag point ng tao pag hindi natin na kita sa akto. Pero wala po sila ibang suspect kung sino yung kumuha sa cellphone ni Jumbo. Kasi sila-sila lang dito habang naglalaro sila ng basketball. So sabi ko sa kanila na pag maglalaro sila ng basketball, hindi na sila magdala ng cellphone dito. Kasi pag may ganitong sistema, pag may mga libangan tayo, hindi natin iwasan na may mga tao na pumunta, dumayo, makipaglaro sa kanila. Tapos makita yung cellphone nila na nakatiwangwang lang,
baka pag intensyonan katulad sa kanyang cellphone. Kaya pati si Broad na bulabog daw kasi sa mga oras na yon si Broad natulog na. At nang napansin niya na parang nabulabog yung mga kasamahan niya dito, gumising siya bigla. At yung lasing na natulog dyan, tinanong pa niya kung may nakita ba siyang cellphone, pero nag-deny yung tao. Pero sabi po nila, wala silang ibang suspect kung sino yung kumuha, kasi sila-sila lang dito at isang tao lang yung pumunta dito, wala iba. Kaya sabi ko sa kanila na hindi dapat talaga magkumpiyansa, baka maulit yung nangyari sa kanilang cellphone. Kasi yung mga kasama natin dito, mga kapamilya, sila lahat po may cellphone. Yun po ang libangan nila. Pagkatapos ng magpapakain sa ating mga alaga, binigyan naman natin sila ng time na mag-cellphone. Kadalasan sa mga bata, maglalaro ng cellphone or TikTok, Facebook, ganun. Tapos pag ma-board na sila sa paglalaro ng cellphone, pumunta dito, maglalaro ng basketball. Tapos pag ma-board na sila sa paglalaro ng basketball, pumunta sila dito, lumabas sa kubo. Tapos nung una, kahit saan-saan na nila ilagay yung kanilang mga cellphone dito sa gilid, kasi kumpiyansa lang ba? Kami-kami lang dito, wala namang mawala pag kami-kami lang. Ang problema, may pumunta daw dito na parang nakipaglaro sa kanila nung una, tapos humiga pa dyan katabi sa cellphone kung saan nilagay, hanggang nawala na yung cellphone. Sayang. Pero isa lang yung masabi ko, mga kaprobinsya, walang hiya yung taong yan. Pero hindi naman tayo pwede mag-mention kasi hindi natin siya nakita sa akto. Hindi natin siya nakita sa actual na pagkuha ng cellphone, pero wala silang ibang suspect kasi walang ibang tao. Yan. Pati si Broad, nakitanong pa kung may nakita ba siya na cellphone, pero nag-deny yung tao. Hindi talaga natin maiwasan na may mga taong ganyan na pag magkabinta, sabay sundot. pag may makita na pwedeng kunin agad. Pero charge to experience po yan sa ating mga kasama dito, na pag may mga gamit sila, dapat ligpit. Hindi pwede na kahit saan saan na nilagay. Tuloy kami sa ating trabaho dito, oh. Sa aming kulungan ng baboy. Iparagaw. Karaanin ko ade. Mason. Karaan ko sa parigaw sa? Dek ng Siba. Wala trabaho na mo. Uy, umulan naman, oh. Ito, hindi tuloy-tuloy yung trabaho dito dahil sa palaging pag-ulan. Kasilong sa daw? Ulan pa. Diba po na magpandiri o si ulan. Ang tunog. Kula po! Alis ka dyan! Yung inahin natin baboy, oh. Dek. Pagka
Meron lang yung kulang oh. Sa ating flooring. Yan po oh. Nabuhusan na yung flooring. Sa sunod dito, dingding. Dalawang patong ng hollow blocks. Para makatipid tayo sa hollow blocks, dalawang patong lang, tapos kawayan. Mga kapobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, oh. Dinamos na may mangga, gulay, paksiyon na baboy, kanin, Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Ano prare? Maging mati yung kanya. Okay. Ito amigo Ugma, magpadamagiti na po. Sige lang sinusuro yung damagiti pre. Wah, ini lagi negosyo nih tahan itu tuh ayo. Dokter Siris. Kamu napa? Kau udah kemana? Bikin ke siapa? Gak ketawa. Ya, sih ya, dari kau. Modern kalau sempat kerut. Hahaha. Kagaya pawala ko yan. Yo. Mau teman-teman itu seperti agak rumah pakai cowok. Pasti gue pas udah datang pakai schedule lah. Balik mau nampil cepat kayak tuh di Indonesian. Berapa pelitnya? Dah tak gila gue kalau ingin di mana nggak? Tos in, tos tahu ya berapa pelitnya. Ang yung baramil doon, hindi ako ng gaw! Bago, sila pa sa'yo ng loneliness niya, nukay? Kasi, hindi ako nila. Inawag ka tambang ninyo. Susuri ko lang dito ng ite. Tama, ignore yan. Nung po kumangobre sila, bukan ako ganito ako mo na. Ta. Nagana yang kawan dalam tahu, nak uli uli ah, itu mana ni?
Mejor. Hey. Kalau bang pantat tak bang, orang mengalir dulu. Tapi kena kan abah istri wife. Ya, nak. Sudah kok. Basik bahas sebab ada adik ketundur. Ya, ya. Jom ayo foto. Ini tu buat saya, kayaknya mai saya lawas gaya gini dan dagu sekon dagu enggak kaya enggak apa. Saya kira nak mobil ipakaro. Pantat. Tuhun. Dung tay lang ang kayo.